Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Merkulis Santo tayo, mga banal na araw sa paghahanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa misa ngayon. Ang inyong mga intensyon, kaya narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadagdag natin ang ating intensyon para sa mga nabiktima ng banggaan doon sa Mindanao na maraming namatay. Ang misa rin natin ngayon ay atin ring ialay para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaranas ng pinakamatindi, malalim at masakit na sandali ng buhay dahil siya ay pinagtaksilan. Kuminsan, itong araw na ito, Merkulis, ay tinatawag na Merkulis ng pagtataksil. Suriin po natin ang ating mga sarili sa mga sandali na tayo hindi matapat sa Panginoon. Sa mga panahon na pinagtaksilan natin siya dahil pinahalagahan natin ang salapi, kayamanan, kapangyarihan at iba pang mga bagay-bagay sa mundo. At aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas,
gayon din nang lurha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Ang mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y walang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki'y mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y yung dinggin sa panahong yung ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon, ako'y yung dinggin sa panahong yung ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day, binilangan nila siya
ng 30 pilak. Mula noon, kumanap na si Judas ng pagkakataon upang maipakanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang aking mga alagad, ako'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng nagkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo muna po ang lahat. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon ay Miyerkules Santo, isa sa mga banal na araw sa paghahanda natin sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayong Miyerkules Santo, ang tawag po nito ay Miyerkules ng pagtataksil. Kuminsan tinatawag din ang Miyerkules ni Judas. Kuminsan tinatawag din na Miyerkules ng 30 pilak. May iba't ibang kahulugan po yun. Pero isa lang ang kahulugan ito. Ang tema po natin ay pagtataksil. Ang pagtataksil ay bahagi na ng tao. Lalo na sa mga may bahay, lalo na sa mga may pamilya na mga lalaki, lalo na sa may mga grupo na inuupuan, lalo na sa may mga partido at kung ano pa ang mga kilusan at grupo na napabilang sila. Ang napakasakit na ang siyang pinakamalapit mong kaibigan, na siyang tinuturing mo at kilalang kilala ka at kilala mo siya, ay siya pang magdala sa kapahamakan sa sakit, sa matindi na sakit na ito'y magdudulot kuminsan ng napakalalim na sugat sa kalaliman at sa kaibuturan ng puso at sa kalooban. Kaya marami pong resulta ang pagtataksil. Ang pagtataksil ay tinatawag kong minsan ang resulta nito, betrayal trauma. Ang betrayal trauma na maghatid ng tinatawag na PTSD, post-traumatic stress disorder, PTSD, na kung saan ang tao ay hindi alam kung ano ang gawin niya sa buhay. Kuminsan, iyak ng iyak siya, wala ng luhang tumutulo sapagkat natuyo na
ang kanyang kalooban. Paminsan, hindi siya mapalagay at lalong kumikirot ang kalooban niya, lalo't higit na ang puso at mga kalamnan niya. Ang mga internal organs niya ay hindi na gaanong makontrol at magkaroon siya ng kakaiba na pagtingin sa buhay, negatibo at masalimuot na pagtingin sa buhay na kung saan mauwi ito. Una, sa mga tinatawag na mga mental health na problema o problema sa pag-iisip. Pangalawa, na mayroong mga physical na karamdaman na tinatawag natin na psychosomatic na karamdaman, parang matindi na sakit. Kasama na dyan ang cancer at iba pang mga sakit. At kuminsan, ito yung kulang na sa pagtitiwala. Pagkaroon na ng tinatawag na pag-abuso sa sarili sa pamagitan ng tinatawag na substance abuse o paggamit ng mga druga o mga magkaroon ng bisyo sa buhay. Ang paghahanap ng kaibang mga bagay upang mapalayo sa sakit ng pagtataksil. Ngunit nariyan ang pagtataksil. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 50, Beso 4 hanggang 9, si Propeta Isaias, siya yung alagad ng Panginoon na kung saan ipinapakita niya paano harapin ang pagtataksil. Para kay Propeta Isaias, tulungan siya ng Diyos kaya nagdasal siya sa Panginoon Diyos sapagkat tumutulong naman Diyos sa mga mahina. Na kung saan hindi siya magkaroon ng negatibo na reaksyon. Bunutin man ang kanyang mga balbas, luruan man siya, o dili kaya hampasin ang kanyang likod, tatanggapin niyang lahat. At hindi siya kikibo. At ayon pa sa salmista ngayon sa Salmo 68, magdasal, puon ako yung dinggin sa panahong yung ibigin. Dito ang pagtingin ng pag-ibig ng Diyos na sa kabila ng napakasakit na karanasan ng pagtataksil, nariyan pa rin ang Diyos na hindi bumibitaw. Nariyan ang Diyos nang magbigay ng lakas. Nariyan ang Diyos na magbigay ng liwanag sa panahon ng karimlan dahil sa trauma, sa malalim na sugat sa kalooban dahil sa pagtataksil. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, versi 14 hanggang 25, dito natin tingnan ang kalaliman at ang mahirap na pagtataksil. Sa ang pagtataksil sa salitang Hebreo ay bagad. Sa salita palang bagad, atin na rin maraman na ito ay ayaw ng mga tao. Sa salitang Griego at sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, Verso 21, ang sinabi ng ating Panginoon na mayroong magtatwa sa akin. Ang ginagamit po na salita dito ay ang salitang na paradosi. Sinasabi ng Panginoon, His ex himon, paradosi me. Isa sa inyo ang magtaksil sa akin. Kasi nakalagay ito, magtatwa, medyo magalang, magtaksil. At ang pagtaksil mula sa Griego ay produce. Na kuminsan, ito ay translate din sa Latin na prodo at trado. Dito po ang ating salitang traidor, nagmula sa trado. Kaya, kapag makikita kayo kuminsan ng mga jeepney, may nagsabi, God knows who does not pay. At nakalagayin Judas. Si Judas ay example na ng mga taksil. Kaya ang isang lalaki, kapag magtaksil sa isang babae, tinatawag siyang Judas. Pero paano ba natin harapin ang pagtataksil sa buhay? Kung tingnan po natin sa Biblia, maraming beses po ang salitang taksil. 55 times
55 kabisis ang salitang pagtaksil. Na ibig sabihin, ang Biblia mismo ay nagkaroon ng paglarawan kung gaano katindi ang pagtaksil. Lalo na ang pagtaksil sa Diyos. Pero ang ating pong tinitingnan dito, paano magkaroon ng paghilom sa kirot, sa sakit, sa kalaliman ng kalooban dahil sa pagtataksil. Una, kausapin mo ang isang tao na pwede mong mapagkatiwalaan. At doon mo ibuhos ang iyong saloobin sa kanya upang ipalabas mo ang sakit ng loob. Pangalawa, magkaroon ka ng pag-practice ng self-care. Ano po yung self-care? Pantayan mong sarili mo. Kasi nagkaroon ka na, nang tinataksilan ka na, may sakit ka na, paano mo ayusin ang sarili mo? Una, magkaroon ka ng balanced diet. Pagkain, huwag kang mag-ano ng pagkain na kung ano. Huwag kang inom ng mga alkohol. Magkaroon ka ng tama na pagtulog. Magkaroon ka ng mga ehersisyo at mga gawain, gaya ng konting sports o anuman para ma-relax ka at magdala sa iyo ng kapanatagan at ligaya. Magkaroon ka ng mga relaxing na panahon. Siguro pupunta ka sa baybayin, pupunta ka sa isang hardin, o dili kaya kung anumang lugar, sa bukid o sa parang o sa burol o bulubundukin, upang makalanghap ka ng sariwang hangin at ika'y maparelax. Pangatlo, tanggapin ang lahat. Dahil hindi mo naman lahat ang ano nagawa, nangyari sa iyo ang pagtaksil. Tanggapin mo na may magtaksil. At move on. Patuloy ka sa buhay. Pang-apat, huwag mong sisihin ang sarili. Ang masama doon, sisihin mo ang sarili. Huwag mong sisihin ang sarili. Panglima, magkaroon ka ng pasensya sa iyong sarili. Na kumisan kapag ka hindi na kaya, kumikirot ng puso mo, relax ka lang. Sagot ka ng pungisus na sarino. Pang-anim, bigyan mo ang iyong sarili na lalayo sa taong nagtaksel sa iyo. Huwag kang masyadong maatat sa kanya. Pugi man siya, maganda man siya, maraming pugi, maraming maganda. Eh bakit kayo maatat sa kanya? Wala nang iba na makapagbigay sa iyo ng buhay na may saysay at kabuluhan? Ang kailangan mo lang ay yung sarili na maayos. Pangpito, magpatawad ka. Sa pagpatawad mo, natanggap mo ang lahat at magkaroon ng kaluwagan sa kalooban. Dito mo makikita na ang pagpatawad ay magpababa ng iyong BP, blood pressure. Mag-ayos sa iyong heart rate sa puso. Magkaroon ka ng kaluwagan sa mga depresyon at stress sa buhay. Magpatawad ka. Hindi lang sa tao na gumawa ng pagtaksil, lalo tigit na patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo ang pagkakataon at mga pangyayari. Huwag kang mag-isip na maghiganti. Sapagkat sa pag-iisip ng maghiganti, lalong magulo ang iyong buhay. Ang ating Panginoon, nakaranas din ng ganyang kirot. Bira mo, ibinibinta lang siya ni Judas ng 30 na pilak, 30 pieces of silver, na kapagkatingnan po natin sa kasulatan sa Biblia, Exodus kapitulo 21, verso 32-30, ito yung pambayad sa mga alipin. Tinuturing ni Judas at ng kanyang mga punong saserdote na kanyang kausap, alipin lang ang Panginoong Nazareno. Yun ang napakasakit. Damang-dama po yan ang Panginoong Hesus. Kaya nung tinanong ni Judas ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 26, versikulo 25, nagtanong si Judas, kunyari, hindi siya nagtaksil. Sabi niya, ako po ba Panginoon? Ang Panginoon ay may sinasabi.
Nasabi niya, at ito po, ikaw na ang magsabi. Ibig sabihin dito, dumistansya ang Panginoon sa kanya. Dumistansya tayo sa mga negatibo na dulot ng pagtataksil. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kung tayo ay magkaroon ng matindi na karanasan sa buhay, nariyan ang Panginoon na magbigay ng lakas. Madilim o may karimlan man sa loob natin, ang liwanag ng Diyos sa ating mga puso ay siyang magbibigay sa atin ng daan upang magkaroon tayo ng ang kapayapaan sa ating kalooban. Peace of mind, peace in our heart, inner peace. Yun ang kailangan natin. Hindi ang kaguluhan, hindi ang mga stress. Bagkus, tunay na shalom, kapayapaan. Dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya na nakaranas ng sakit at matindi na pagtataksil ng isa sa kanyang kasama. Nangyari man ang pagtataksil, malakas pa rin tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapangligtas na gawain ni Kristo sa kanyang lingkod. Atin pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaliginhawa ng Panginoon sa pumapanggitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang alimbawa na iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hinamin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasalukuyan sa pagpakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang pusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng Anghelesis, siyawit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagugunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng dalang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silimuling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at terisat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pangitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno kay mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Jesus Nazareno kami naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pamakatulong Quiapo Church, sa kapwa natin mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Poong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon ay Merkulis ng pagtaksil sa Panginoon. Naway sa buhay natin, gaano man kahirap kuminsan ang mga iba't ibang pinagdaanan sa buhay, nakiisa tayo sa paghihirap ng Panginoon. Nagtagumpay ang Panginoon, magtagumpay rin tayo dahil sa ating pananalig sa Kanya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihayag po sa ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito, may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno.